So let us all welcome Mr. Christian Dicen. Hello po. Hello, hello po. Proud morning po sa ating lahat. Ayan. Grabe naman. Grabe naman ang production. Ano? So magandang gabi po. Good morning. Proud morning lang yung batihan natin dito po sa loob ng webinar. Sign po yun ng positivity. Ano? So every morning, positive po lagi yan. So shoutout po muna dun sa ating pong mga guests. Ano, para po sa inyo po ang webinar na to. Ganun din po yung ating mga pa-affiliates, yung ating pong mga starter dyan, yung ating pong mga team leader, coordinator, manager, committee director po. For sure, mamaya meron po yung papasok, sila po, Coach Bea, ano po, sila Coach Lisa. Kung meron pong mga president, yan, magandang gabi po sa ating lahat. So, brief ano lang po, brief introduction. Ako po ay si Christian, no, taga Rosario, Batangas po ako. And, yun nga po, 30 years old. Considered millennials pa rin naman po siguro. Kasi nasa kalendaryo pa naman, ano po. So yan po, graduate po ako ng Bachelor of Science in Computer Science po, 2017. Then, months after, nagtrabaho po ako ng 6 years sa isang remittance company, 3 years naman po sa isang pharmaceutical company, and currently working at home po as a support, as a chat support agent. In a space company po. So, work from home po tayo. No? So, months pa lang po ako doon. Yun po, tama sabi ni Coach Christy na ako po ay Trixie. Ako po ay talagang business-minded. Ano po, I've been running siguro, since meron po kasi akong aviary, nagbibray po ako ng mga ibon. So, ang pinoprovide ko po is yung mga supplies po noon. Ano? So, paano ko ba nakilala po si CROWD1? Brief introduction lang din po. So, yan po ay dahil sa aking kaibigan din. Co-breeder ko din po. Siya po ang introduce sa akin ng CROWD1. Ano? So, yan po. Type 1 naman po muna. Kung kayo po ay talagang interested na at excited ang marinig ang business presentation tonight, type 1 po muna tayo. Ayan. Yun. Grabe yun, grabe. Yan. Salamat po, salamat. So ngayon po, isi-share ko lang po ang aking screen. Ano po? Pako-host naman po. Thank you. Nakikita na po? Nakikita na po ang screen? Okay. Alright. So first of all, welcome po on tonight's presentation. So, bago po tayo mag-proceed, ano, gaya po na sinabi ko sa inyo, na para po sa ating mga guests, para po sa inyo ang presentation na ito. Ano? At naririto po kayo dahil po sa taong nag-invite po sa inyo. So first of all, pasalamatan po natin sila kasi everything happens for a reason po. Ano, pwedeng kayong nasa ibang webinar, nakikinig na ibang business presentation, pero bakit po kayo naririto ngayon para makinig po sa business opportunity na i-share ko po sa inyo later on. Ano, kasi sila po, yung taong nag-invite po sa inyo, sila po yung parang, sila, kayo po yung naisip nila na isama dun sa possibility na gumanda rin po yung buhay nila. Ano po, kapag po sinunod natin ang tama, sinunod natin yung process ng business, ano po, so sabay-sabay po natin yung mararating, yung atin pong, kumbaga ay destination po sa business po na ito. Ano po? Alright. So work from home and stay online. COVID crisis to push global unemployment over 200 million mark in 2022 according to United Nations. Business, nag-shutdown po lahat yan. And as per United Nations, sahabot na po ng 200 million ang unemployment worldwide. So bakit po importante yung dapat natin po yung malaman? Kasi marami po ang taong nawalan ng trabaho, maraming negosyo ang nagsara,
And ang pinaka-means po natin para makapagpatuloy sa buhay ay mag-work from home and mag-stay online. Tama po? Ano? Kasi marami pong naging nagbago. 360 degrees turn ang nangyari worldwide nung tinamaan po tayo ng pandemic. And since tayo po ay mga Pinoy, yan na, mga Filipino po tayo, kilala tayo bilang resilient. Kilala tayo bilang mga taong lahi na hindi sumusuko po. Ano? So, nung po nagkaroon ng pandemic, nag-shot down lahat, pero ilang months lang nakalipas, we were able to adapt, adaptive tayo sa pagbabago ng panahon. And here we are, ano? In just a snap po, pwede tayo dati face-to-face, pero ngayon ginagawa natin via online. And still works. Ano po? Kumbaga ay nananatiling effective pa rin naman ang webinar po na transaction natin. No? Kasi nakakaintindihan tayo from one point to another. Alright, moving on po. Siyempre, nagkaroon ng pandemic pero hindi po ibig sabihin ay titigil lang ating buhay. Ano? Nagkaroon ng pandemic, nagkaroon tayo ng option na work from home. But, ang hindi po nagbago doon is yung cycle of employment. No? From work, mag-earn tayo ng 15,000 to 30,000 in a month. Pero sa isa pong normal na empleyado, mababa pa po. Mas mababa pa po sa 15,000 kada buwan ang sinasahod po. Ano? I've been an employee po and hanggang sa ngayon, employee pa rin naman po ako. And nakaka-relate po ako dyan. Sobra po. Sasahod ka 15 at 30, no? Laging naghihintay si Judith. I'm sure kilala niyo po lahat si Judith, no? Sa kuryente, sa tubig, internet, telepono, yan. Kapag may utang pa, 5-6 friend na ATM, bawas ka po yan sa sasahurin natin. Ang kalalagsan po noon, wala tayong naiipon. Wala pa po dito yung mga emergency funds po natin, no? So kapag ka nagka-emergency, another utang po yan. Ganoon lang po, ikot-ikot lang po ang cycle ng isang empleyado. Pero, dapat naisip natin kung kailan at paano ba po natin wawakasan yung ganong cycle. Kasi alam ko po na lahat tayo ay naghahangad ng maayos na buhay. Ano po? Kumbaga, naghahangad tayo na at early age, makapag-retiro na tayo, ma-enjoy na natin yung time and financial freedom natin. So, ang tanong po dyan, kung kailan at kung paano. Ano? Kailan? Baka po ngayon na. Since naririto po kayo nakikinig ng business presentation, baka po ito na yung chance po na hinihintay natin. Paano? Yun po ang tanong. Paano? Makikinig lang po kayo. Ano? Makikinig, syempre sa una po, since baka po first time po ninyo makinig sa webinar na to, ano? At hindi, I'm sure po, hindi lahat po ng information na marinig nyo ngayong gabi ay ma-absorb po nyo. Like din, most likely siguro mga 60 to 70% ng information po ang ma-absorb nyo lang. But, ang maganda po dun kasi, araw-araw tayong merong webinar. So, araw-araw new speaker, araw-araw new information na pwede natin makuha. And, sinasuggest ko po na dun sa mga guests po natin, ano, panatilihin po natin mag-attend ng mga webinar at once. Kasi hindi po sa isang upuan ay makukuha po natin lahat kung paano po patakbuhin itong business. Ano po? Bakit natin kailangan ihinto yung ganong klase ng cycle? Kasi meron po tayong financial and gusto nating makamit yung financial and time freedom. Ano, kapag po kasi meron kang negosyo, most likely yung possibility na ma-attain mo yan ay mas maaga kumpara doon sa magre-retiro ka bilang isang empleyado. Kasi kung wala ka pang SSS, no, hindi ka pa makakakuha ng pensyon. Ano? So, nagdidepende pa yung makukuha mong SSS pension doon sa value or doon sa amount ng contribution mo buwan-buwan. Ano? So, ito po, since business tayo, so tayo ang boss dito, mas mapapaaga, kumbaga mas mapapaaga yung retirement age natin pag nakamit na natin yung time and financial freedom. Ano? So, bakit kailangan natin ng time and financial freedom? Of course, lahat tayo ay merong pangarap. Yan ang pinaka-backbone kung bakit tayo nagtatrabaho ng, kumbaga, ng matindi. Ano? Kasi meron tayong pinapangarap na bahay. Kumbaga, parang ito naman i-deserving ng bawat pamilya. Ano po?
mabigyan ng komportableng buhay. So ang sasakyan, hindi na po yan luxury ngayon, kundi necessity na. Lalo na ngayong pandemic, from going one point to another, napakahirap po, lalo na kung magkukompute ka. Pero kung meron kang sasakyan, hindi man siya luxury, kumbaga is nakakatakbo, nakakapunta ng isang lugar, papunta sa kabila, eh okay na po yun. Siyempre, hindi lang naman po nauubos ang buhay natin sa pagtatrabaho. Kailangan po nating mag-relax. And ang pinaka-form of relaxation para sa iba ay travel around the world. So yan po, lahat na ngayon pwede po nating makamit kapag na-attain natin yung time and financial freedom. Pero, bago po tayo magpatuloy, meron po muna ng kaunting paalala. No? So disclaimer po natin is success is determined on an individual basis and is dependent on a variety of factors including willingness to take action and implement ideas based on what is taught, prevailing market conditions, target market selection, and the amount of hard work and effort an individual expends. Meaning to say, since tayo po ay nasa business, kailangan po natin trabahuhin. Ano po? Business po ito at hindi investment na nakakapagbibigay sa atin ng porsyento pagdaan ng ilang buwan na wala tayong ginagawa. Ulitin ko po, ang webinar po na ito ay business presentation. So, ibig sabihin po, negosyo po. Ano? Negosyo. Kailangan po nating trabahuhin at mag-exert po tayo ng action kung gusto po nating kumita ng malaki. Ayan po. Sana po ay malinaw. Ano po? Negosyo po ang piyasa po natin dito po ngayon. So, unleashing opportunities. Currently, we are going to 38 million members worldwide. So, guys, take note po natin, 38 million po were members worldwide in just a span of 3 years. Ano po, wala pang 3 years, actually. 37 million. So, anong meron sa business na to? Bakit ganito karami yun na, kumbaga, nainggan yung tao worldwide? Lahat po yan, existing po, 38 million members worldwide. So there must be something po on this company. No, as we discuss later on kung ano po talaga yung may i-offer ni company po sa atin. Ayan. So since the company is existing, we also have main offices. Ano? Impact Technology, Cali Velasquez, Direct Chat, Madrid, Spain. We also have regional offices. We have in Manila, Philippines, Stockholm, Sweden, Johannesburg, South Africa, Malaga, Spain, London. We also have Global Center Office sa Dubai Marina. Ito po, kakabukas lang, one of the biggest office po ng company natin. And upcoming offices sa Colombia, Nigeria, Kenya, Brazil, Hong Kong, and India. So, as the years goes by po, talagang madadagdagan pa po ang office natin kasi it is growing rapidly and the skyrocketing growth is visible. So, kita-kita po natin kung gaano po kalaki mag-expand ang business. Ano po? Okay, so ICT, meron siyang tax and VAT number when we say about that, kailangan natin yan for the legal documents po ng company. Ano? So, kung pagwala po yan, doon na po tayo magbuga. Kasi hindi po tayo nakarehistro kapag po wala tayong tax at VAT number. ICT is a European company under laws and regulations of the European Union. European compliance, transparency, legal requirements, tax, and regulations. So, as I said po, ang isang business ay hindi legit kung wala siyang tax number at VAT number. Ibig sabihin po, hindi siya nakapag-comply ng according to laws and regulations ng governing office. Certificate of Incorporation para kay galing kay RAC International Corporate Center na ginawad po kay CROWD1 Network Trading. So, ano ba si RAC International Corporate Center? RAC International Corporate Center po ay ang responsible na organization or government office kung saan siya po ang nagre-regulate at nag-award ng Certificate of Incorporation ng International Business Companies. Ibig sabihin, na-awardan po si CROWD1 ng Certificate of Incorporation. Ibig sabihin po, nag-comply si CROWD1 sa legal documents and regulations po na nire-require ni RAC para ma-awardan po tayo ng Certificate of Incorporation. So, these are one of the proof na talagang legit si CROWD1, legit ang company kasi nag-comply po tayo sa lahat ng mga kailangan na legalities po ng kumpanya. So, who are the people behind CROWD1? So, our founder is Jonas Eric Werner.
So he's the founder of CROWD1. While he considered a network industry guru, and he's an ICT's founder and chief sales director. He's a true entrepreneur and visionary, drawing on over 2 decades of experience in network marketing. So meron po siyang parang vast idea or vast experience po when it comes to network marketing. And hindi po siya na-include na si Jonas Eric Werner po ay former IT ni Facebook. No? Former IT po siya ni Facebook and classmate po siya ni Mark Zuckerberg, ang CEO po ng Facebook. Ngayon, kung napalakay po niya ng ganun ang Facebook, kung napayaman niya ng ganun ang Facebook, what more ang kaya po niyang gawin sa sarili niyang kumpanya, sa kumpanya po natin na CROWD1. So yan po ang isa sa mga nakaka-excite na bagay kay Jonas Eric Werner. At sino naman po ang kapartner niya sa pagpapatakbo ng CROWD1? Ano, hindi rin po basta-basta ang kapartner niya sa pagpapatakbo po ng CROWD1. Because we have, yan, si Johan Westerel po ang CEO ng CROWD1. So he is a seasoned entrepreneur and general manager with a wide range of experience and success in business setup, development, acquisition and investment in the retail trade sector and pharmaceutical, cosmetic and telecom industries. So siya rin po, malaga rin po ang, kumbaga, ang experience niya sa entrepreneurial management. So talagang wide range po, lahat po halos ng businesses ay kumbaga na-carry out niya. And malaking bagay po na siya naging CEO ng CROWD1. So tandem po ni Jonas Eric Werner and Johan Westerdahl na talaga pong nag-boom ang CROWD1. Yun po, naging talagang kung bakit naging number one na MLM company si CROWD1. Ano po? Okay, moving on. So, kung i-check po natin ang businessforhome.org, makikita po natin sa mga listahan ng mga MLM companies po, ng mga malalaki. So, familiar po sa akin dito is yung Herbalife and Usana. And as you notice po dito sa top 1, nandito po si CROWD1. Imagine po, Usana, Herbalife, existing na po yan. I believe na una pa yan sa CROWD1. But, in 3 years time, wala pang 3 years, si CROWD1, so anong meron? No? Anong meron? Later on, i-discuss po yan sa inyo. Nakaka-excite po ito. Ayan. So, ano nga ba si CROWD1? Okay. CROWD1 is a global online crowd marketing and networking company that is affiliated to the gaming and entertainment industry. So, isa-isahin po natin. Consider natin global business, you can access anywhere in the world and enjoy the benefit and bonuses of being a member or affiliate. Online, with just the use of your smartphones, you can start CROWD1 and grow your team to make your dreams come true. Crowd marketing and networking, with getting the world out there to share the business and make a difference. So, masyado naman technical. Ano po? Masyado technical. Ano bang mas masimpleng paraan para maintindihan natin lahat si CROWD1? Ito po. So, CROWD1, kagaya lang po siya ng Uber and Airbnb, who owns neither cars nor beds. CROWD1 does not sell any products of its own. It markets other companies and services. So, yun pala si CROWD1. Si CROWD1, para din siyang TikTok, Lazada, Shopee, Amazon, Facebook. Ayan, Amazon, Facebook. Anong pagkakapare-parehas nila? I'm sure on fast, gumagamit Shopee. No, Shopee. Wala naman silang mall. Lazada. Wala naman silang store sa mall. No? Pero bakit sila kumikita? Anong, paano yung mode of, ano nila, mode of income nila? Kasi marami silang partner, partners merchants. Or yung partner sellers nila. So yung mga sellers na yun, approach nila si Shopee, gusto kong mag tie up kay Shopee para mabenta ko yung items ko, bigyan kita ng porsyento. Sa ganun po kumikita si CROWD1. Sa mga partners, business companies po, via kumikita po si CROWD1 dun sa mga partner companies po niya. Dahil din po ni Shopee and ni Lazada. Ano po? So para po si CROWD1, pinaka-platform siya, kuha siya ng mga companies na makikipag-tie up kay CROWD1. And yung mga services ng mga companies na yun,
Kikita po yan dahil sa mga users po ng mga online apps and gaming. And apart po nun, kikita po si CROWD1 kasi yun po yung pinakabayad ng ating mga tie-up na business partners. Ayan. So dito po sa CROWD1, earn money with your smartphone. Tama po. Smartphone lang po. Wala nang iba. Smartphone. So, either pwede po yung maging Bitcoin. And nakitaan po natin, hindi po peso, hindi rin po dollar. Ano po? Since tayo po European company, euro po ang ating kikitain po kay CROWD1. But, kailangan muna natin linawin kung ano ba si CROWD1, ano ba yung mga ginagawa niya, ano ba yung mga hindi niya ginagawa. So, CROWD1, we are not selling shares, but we are giving free CROWD1 rewards. We are not a gambling company, but we are a marketing company. We are not a crypto company, but we are using Bitcoin for payments. We are not investment, but we offer a loyalty program. We are not Forex, but we are an educational company. We do not develop games, but we generate real customers. We are not recruiters, but we refer and recommend online educational tools. So emphasis, bigyan po natin ng pansin na po, linawin po natin na si CROWD1 po ay hindi isang investment. Gaya po nasabi ko kanina dun sa disclaimer natin, ito po ay negosyo. So hindi po tayo investment, si CROWD1 po ay negosyo. Ano po? And second, hindi po tayo recruiters. Kumbaga, ang recruiters po kasi, recruitment, meron yung negative connotation na scam. Ano po? Hindi po kasi tayo nagre-recruit talaga. Ang sa atin po, nagre-refer tayo, nag-share tayo ng napakagandang business opportunity. So, nasa kanila pa rin naman po yan kung talagang bukas ang isip nilang tanggapin po ang negosyo. Ano? Para po kanilang subukan. Okay. Ano ba yung mga online products and services ni CROWD1? So, first off, we have Life Trends, we have Mindo, we have Affilgo and Mixer, and I believe po sa mga darating pang panahon, dadami pa po yan. So, hindi lang po yan, kumbaga hindi lang po yung nalilimit dyan sa mga produkto and services po na yan, ang in-offer po ni CROWD1. So, Life Trends, your very own flight and hotel booking engine. So, counterpart po nito, kung dun po sa mga mahilig po mag-travel and mag-book online, ano. Meron po tayong search engine, gugugin nyo lang po yung pinaka URL or ad tayo online. Kung anong date ng flight natin, sa hotel tayo. So napaka ano po, napaka accessible po. Online. Since online po lahat po ng mga yan, mga hotel bookings yan, ay ma-access po natin via smartphone. Ang kagandahan po niyan, since member po tayo ni CROWD1, meron na tayong discount and nagkumikita pa po tayo dahil po gumagamit tayo ng product and services po ni CROWD1. So moving on to the next is the Mindo. Ano ba si Mindo? Mindo po, isa po siyang app na nag-discuss ng parang entrepreneurial tips and advices po. Ano? Meron din yan pong finding motivation, rhetorics in businesses, and become an entrepreneur. So, napakahalaga po nito para sa ating mga businessman na nag-uumpisa pa lang. And, ito po, meron po ang trivia sa inyo. Mindo, available po siya sa App Store. Ano? Ako po personally, dinownload ko po sa Mindo just para po ma-proof ko lang sa sarili ko na totoo yung na-research ko. Ano? Mindo, bago po siya nakapasok ng App Store, para po doon sa mga iOS, mga iPhones po natin, I believe po iOS, ang Apple ay nagre-require na at least 9 months intensive background profile ang the companies na gusto mag-upload ng apps sa App Store. So hindi po basta-basta makakapag-upload ng app ang ating mga ibang mga kumpanya kung hindi po sila makakapasa sa rules and regulations po ni App Store. And now po, talaga existing si Mindo na i-download ko pa sa cellphone ko since iPhone user po ako, and na-prove ko doon ang isang bagay. Mindo, meron siyang kumbaga legit na kumpanya. Si Mindo nakipag-partner kay CROWD1. Ibig sabihin, nakita na Mindo na si CROWD1 ay talagang legit at malaki ang possibility of income. Kumbaga malaking kumpanya din para makipag-tie up si Mindo. Mindo is a big company. Imagine, nag-exert sila ng 9 months, gano'ng laki ang gastos para ma
approve lahat ng legalities. And they were able to pass an app on iOS and then eventually, Mindo tied up with CROWD1, meaning CROWD1 is a legit company. Ano po? So that's one point. Isa pa yun po yun sa mga puntos na legit si CROWD1 at doon sa mga nagdududa na, na legit si CROWD1. So next, okay, yan pa rin po, same as Mindo pa rin. Mixer. Aba si Mixer. Online social gaming po ito, no? But hindi lang po siya simpleng online gaming kasi marami rin po siyang katay-up ng mga malalaking kumpanya like Puma, okay? Converse, Havaianas, Levi's, Reebok, Adidas. Again, okay, kipag-tay-up ba yung mga kumpanya yan kay Mixer at si Mixer kay CROWD1 kung hindi legit ang isa man sa kanila? Hindi po. Okay? So, Mixer, yan, katay-up din yan ni CROWD1. But ang exciting po dito, hindi ka lang basta maglalaro. Hindi ka lang basta kikita pag naglaro ka. CROWD1 offers tournament and nagbibigay po siya ng mga exciting prizes. So, ang nakikita niyo po sa screen ay ang proof ng mga winners po natin, no? Nitro Game, Nitro 5 gaming laptop po na panalo na ni Sir, no? Via, ano po yan, nanalo po siya sa tournament. But, ang ibig sabihin po niya, pag nanalo ka ng mga ganyan, eh, dapat naman talaga, gamer ka, hindi basta, ano lang, okay, hindi ka lang, dapat meron ka ring skills sa paglalaro. But, kung nakuha nila yan, kung nagawa nila yan, kasi nag-try din ako maglaro ng Mixer, meron doon mga games na talagang simple lang at mananalo, umaangat talaga yung rank mo kapag nananalo ka. So, ako na kapaglaro ako and yung pinaka-last na rank na na-reach ko is 59. Hindi ko lang siya natuloy, tas nung in-open ko siya kinabukasan, nasa rank 2,500 plus na ulit ako. So, dapat pala tuloy-tuloy lang yung paglalaro para ma-reach mo yung rank number 1 bago matapos yung tournament. So, yun. Tatry ko ulit maglaro ng Mixer one time. Baka mananalo tayo ng gadget dito. Alright? So, Planet IX. Ito. Ito yung isa sa reason kung bakit ako napasali din kay CROWD1. No? Since ako po IT, doon hindi ko naman siya na-practice ng career-wise. Ano? Pero meron ako kasing background sa, yun nga, sa technology po, sa computer science nga, since computer science graduate ako. So, anong base Planet IX, no? Planet IX po is a revolutionary game na ang nag-play po ba? Nawala. Okay. Planet IX po is a revolutionary game kung saan ang basic po ng ang kumbaga ang pinaka principle ng game ay isang virtual trading game. So pag sinabi nating virtual trading game, ano po 'yan? Kung familiar po tayo sa Axie, so same principle din po tayo. Online game, but kumikita po tayo dito sa online game. So ang pinaka basic principle po nito, Planet IX is a plain copy of Earth. Ano? So, empty space po siya. Walang building, walang hayop, walang tao. So, ang ano po niyan, ang pinaka gameplay po niyan is meron tayong pigs. Kung nakikita niyo po ito, ito po na tawag na pigs. What is a pigs? A pigs is a 10 by 10 square meter pile of land dun sa Planet IX. Kung saan bubuhay natin siya. Ang Planet IX po is katulad ng paglalaro natin ng Monopoly, kung kayo po ay familiar sa Monopoly. So, Planet IX, bibilhin niyo po yung mga packs na yan, depende po yung dami ng picks na yon dun sa pack po niya. So, meron tayong S, small, medium, large, and depende po yung bilang ng picks doon. So, each picks, wala po tayong kasiguraduhan kung saan po ibabagsak ng system yung mga picks na yan. So, meron pwede sa Antarctica, pwede sa Australia, kahit saan bansa po pwede. So, anong basic na gameplay ng Planet IX? Magdi-develop ka ng lupain mo sa Planet IX. Ano? So, the more cluster of picks you have, the more the paglaki nung pwede mong kitain doon. Kasi pwede mo siyang, ang bibili ka ng picks, i-develop mo siya, and iti-trade mo siya depende kung gano'n mo kaganda na develop yung picks mo. So, gaya din po sa in real world, ano, paglaki po nung lupain mo, paglaki ng value ng pera niya, ganun din po kay Planet IX. Paglaki ng cluster ng picks mo sa isang lugar, pag na-develop mo siya, pwede mo siyang ibenta at doon po
at the same time, magkakaroon din po siya ng value at pwede po natin siyang i-trade din po. Ano? So, yun po. I-develop natin si PIX para po maibenta natin at ma-trade natin ng mas mataas na halaga. Okay po. So, yun po. Yun po yung isa sa mga dapat nating abangan po. Planet IX. So, one more thing is the multi-wallet. Anong multi-wallet? Multi-wallet is same as Gcash. Ano po? Pwede po tayo makapag-load, makapag-transfer ng money, makapag-bayad din po by a virtual card, may transfer by a virtual IBAN, and available din po siya sa desktop. So, hindi lang po siya mobile version, meron din po siya via desktop. Safer. Safer, para po itong response 911 ng US. Ito pong atin tayo ginagamit sa South Africa. Tribute naman po ay sa Nigeria. So, we'll also have upcoming CROWD magazine po. So, ito. Africa and Nigeria. Kikita ba tayo dyan? Wala naman tayo doon. Opo, kikita po tayo kasi meron po tayong mga user na gumagamit ng Safer. And tribute since CROWD1 po ay global online business. Kahit po wala sa ating bansa, kahit hindi tayo gumagamit ng mga apps na to, since meron mga taong gumagamit nito sa ibang bansa, ikikita po, kikita pa rin po tayo dito. So, yun po isa sa kanya dahil din na pag-member or affiliate po tayo ni CROWD1. Sa lahat po, eh, talagang makikinabang sa kinikita po ni CROWD1. Yun. So, hindi lang ibig sabihin na kumalang din papahuli yung mga Pinoy pagdating sa business na to. Kasi, dito sa top producers natin ng CROWD1, ano, andiyan dyan si Director 2 or 3 star na, si Jornel Capili, si Director Jornel Capili, and our very own po, no, kabagong promote lang po, from Director 1 star na naging 2 star na po, si Ma'am Riza Capino, Riza Capino po. Ano, personal po namin na-meet yan sila. Nakapunta po kami sa kanila eh, talaga mga paka-humble po, no? Kahit naka-achieve na po siya ng director level, going to president level pa po yan. Makikita niyo po daw yung support nila. So ito po yung isa sa lalong din na kagandahan kung bakit ako napasali kay CROWD1. First time ko po sa MLM company. Isip ko kasi kung halimbawa dun sa iba-iba, eh pag na-invite ako at nakuha yung bayad ko, eh, hindi na ako tutulungan. Pero, okay. Ang maganda po pala na, kahit yung mga grand upline po natin, ay talagang tumututok sila doon sa mga nasa sa baba kasi tinutulungan po nila makapag-level up din. Kumbaga, yung tulungan system po ay available talaga dito kay CROWD1. So, yun po ang isa din sa mga bagay na nakapag-convince po sa akin para sumali kay CROWD1. Kasi alam ko po na kapag may times na nahihirapan ako, ano, meron pong taong tutulong sa akin doon sa mga nasa sa taas. And yun po, personal ko po yung na-experience. Okay. So, another product is the Link Me. So, kung familiar po kayo doon sa mga app natin na, kumbaga ito yung app na gumagamit na lahat na ng, kumbaga ako, meron akong Facebook account, Yahoo, Google, ano ba ba, Twitter, yan. Lahat po yan, kapag binigay ko po yung account sa Link Me, lahat po ng mga social media accounts ko po ay sama-sama na doon. So, isang bagsakan na lang po kapag ka, may naghingi or nag-request ng aking link sa Link Me. Ano po. So, lahat para naka-organize na po siya. Online, tawag dito, online business card. Yun po. So, ito na. The business concept, 100% mobile business. So, paano nga ba natin tinatrabaho si CROWD1? Paano ba siya nag-generate ng income? No, so, from members, kapag mayroon kang na-purchase na some of great, amazing, discounted offer, ginamit po yung product and services ni CROWD1, ang kitaan po natin ay commission. Yung po yung sinasabi ko kanina na kahit nasa ibang bansa yung app na yun, kahit hindi tayo gumagamit ng app na yun, ikikita pa rin po tayo. Since may user po siya sa ibang bansa, global nga po tayo, so ang basic principle po nun, pag kumita yung app na yun, ay magbibigay siya nakita niya kay CROWD1, and si CROWD1, i-divide niya yung shares dun sa mga members and affiliates po ni CROWD1. So, ganoon lang po kasimple. Member, i-offer mo, gumamit ka ng product, i-share mo yung services. Pag kumita yung mga product services na yun, merong commission si CROWD1 magbabagsak ng shares sa affiliates niya. Alright. So, how to engage as
an entrepreneur. So we have three classifications. First off is the customer. Kung gusto mo lang maging customer, pwede. Paano? Gagamitin mo lang yung app. Kagandahan nun, magkakaroon pa ng discount. Eh, since tayo po na dito, business presentation naman tayo, eh doon na tayo sa taas. Ano? So, sunod sa customer, member. Paano mo gagamitin si CROWD1 na sa member? Magre-refer ka ng tao, i-refer mo yung product and services ni CROWD1. At kapalit nun, meron kang sales bonus, active user pool, loyalty program, fair of last app, discount. Since ikaw member, na-discounted ka rin. But, ang pinaka-maximum po niyan, lahat po tayo siguro nandito para makamit nga natin yung pagiging ano natin, time and financial freedom para makamit natin yun, maging businessman na tayo. Ano po? Maging full-time businessman na tayo at maging isang entrepreneur. So, paano natin gagawin na maging isang businessman kay CROWD1? Build a team. Ayun po. Yun po pinag-goal natin. Magbubuo po tayo ng team. Anong makukuha natin kapag nagbuo tayo ng team kay CROWD1? Aba, marami. So, makukuha natin yung discount ni customer, makukuha natin yung sales bonus, active user pool, loyalty program, fear of loss, crowd bonus, matching bonus, and residual bonus. Imagine, kumikita ka na ng 1 million, dami mo bang makukuha kay CROWD1? Makaka-discount, lahat yan bonus. Dahil sarap pakinggan, puro bonus. Empleyado ka, Christmas bonus lang yung makukuha mo. Sigurado yan. So, kung entrepreneur tayo, may discount, lahat ng bonus na ito makukuha natin, and also this one. So, I encourage all of you, doon sa ating mga guests na nandito, makinig po tayo ng mas maigi at para ma-maximize natin kung paano natin datrabahuin ang business. Ano ba? Ako po naman ay wala pang isang buwan na tanong mag-sign up ako kay CROWD1. Pero yung drive ko kasi na maging full-time entrepreneur ay nandito po. Kaya talagang inaaral kong mabuti. Araw-araw kong ma-attend ng webinar para maintindihan kong lahat yung dapat kong malaman para mapatakbo ng maayos yung negosyo ko. Negosyo ko. Kasi meron po account kay CROWD1. So, kinukonsider ko na ito po ay negosyo ko na. Ano? So, the more hard work I give, edi syempre, the more kita po sa akin. Ano po? So, ganda. Yan. So, ito po yung hatian ng income kay CROWD1. So, 40% po back to the CROWD network as long-term residual income or yung sinasabi ng ating mga atay na pension nila. Tinatanggap nila every 15th of the month walang palya. Ano? 40% po ulit ay shared between all CROWD members as CROWD1 reward. So ito po ay dun na sa ating mga pioneering members. Nakuha po nila yung C1 rewards nila at pwede po nila magamit. Parang nakaano na po yan, nasa stock market na po. Ito. So napaka... Swerte po nila kasi naging pioneer po sila. And yun nga po, meron na silang shares sa kumpanya. And imagine po ito, 20%. Okay? 20% lang po ang kinukuha ni CROWD1 for company running cost. Imagine how generous the company is. Kumikita ng million-million o billion pata, but 20% lang ang kinukuha niya para sa company running cost. All of the 80% napupunta sa affiliates, sa members. Ano? So, imagine, 80% yung posibilyo mo magawa sa lahat ng million-million kinikita ni CROWD1. Million. So, imagine nyo po, kapag ganong palaking advantage kapag sineryoso nyo po ang business na ito. Paano ba magsisimula kay CROWD1? Sige. Na-convince mo lang ako, maganda talaga yung ma-offer ni company. Paano ako magsisimula? Okay. So, ito po yung mga packages na ina-offer ni CROWD1. No? We have white, black, gold, titanium. We also have titanium pro and titanium pro builder. Pero hindi ko naman muna po i-discuss yung mga palakihan na yan. Talagang pang malakasan. Pero asan na po yung mga packages na yan? So, let's start from white. White is amounting to 6,600 and inclusions po niya, mixture, mindo, life trends, and ayan. Sa black naman po, amounting nga ng 18,000 ang inclusions niya, mixture, mindo, life trends, planet, IX. Gold, 48,000 po yan. Mixture, Mindo, Life Trends, Linky, Planet IX ang inclusion niya. And kapag titanium, cost you 150,000. Mixture, Mindo, Life Trends, Linky, Somi, and Planet IX. So, mapapansin niyo po,
the bigger the parish, pagdami po ng mga benefits and na makukuha po niya. So ako po nag-start ako ng white. So puhunan ako 6,600 ano. But ganda po nito, mayroong pasing epic promotion si CROWD1. Kapag binili mo white, automatic mata-transfer ka ng black. 6,600 nakuha mo parish na black 18,000. Lugi ka pa. Hindi na. Kasi most likely naka-save ka ng mga 11,000 plus diyan. So kapag black ang binili mo, transfer automatic ka sa gold na 48,000 naman. So 18,000 binigaran mo, matatransfer ka sa parish ng 48,000, 30,000 ang na-save mo. Kung gold ka, automatic jump ka ng titanium. 48,000 binigaran mo, parish makukuha mo 150,000. Tanong, sino ang na-scam ngayon? Tayo ba na-scam? O tayo ang na-scam ni CROWD1? Eh, ang lahat po ng savings kasi dapat ano na natin, i-grab na natin yung opportunity ng epic promotion kasi malaking bagay po ang pag-jump ng, from one package to another. Ano, kasi napakalaki ng savings na makukuha natin dyan. Okay, moving forward. Ayan. Compensation plan. Ano? Anong diniscuss ko sa akin to? Yun na. Mga yun na yung parang pinaka-gossip na, sige, sign up na ako dyan. Bilangin po natin, ilang compensation plan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ways to earn. Sa iba po, hindi ko sure. Wala akong idea doon sa ibang MLM companies kasi hindi pa naman po ko doon nakasali. Pero alam ko po na hindi aabot ng 8 ang kanilang compensation plan. So, discuss po natin yung unang-una na pinaka-challenge sa ating ni CROWD1. In 14 days, ang tinatawag na fear of loss. Ano, binibigyan tayo ng chance ni CROWD1 na makuha natin yung puhunan natin kapag nagawa natin ang challenge ng kumpanya na makapag-invite or makapag-refer tayo ng 4 successful paid-ins in a span of 2 weeks. Okay po. 2 weeks, may chance kang mabawi ang puhunan mo. So, ganun ka-generous si CROWD1. Yun na yung pinakaunang bonus na pwede mong makuha. Meron kang chance na mabawi ang puhunan. So, paano yung gumagana? Kasi for example, may na-invite tayo na 4 na white. Nag-avail sila ng white package, automatic bibigyan ka ni CROWD1 ng gift code na white package. Pwede mo yan ipagbili and mababawi mo yung puhunan mo, kikita ka pa kasi under siya ng isa pang bonus natin sa compensation plan na i-discuss ko later. So, for example, 4 na black ang kinuha. Automatic din, bibigyan ka ni CROWD1 ng 1 gift code na black package. Kung gold, di syempre, isang gold gift code package din yan. Eh kung titanium, kung halimbawa talaga mga businessman, mga entrepreneur, mga may-ari ng mall ang na-invite mo, isang titanium gift code din yan. Kakahalaga ng 150,000. Imagine, 6,600, meron kang chance na makuha mo ay 150,000 in 2 weeks. Ano, posible po yan. Nagawa ko po yan sa ating mga, tulong ating mga upline. So ako po ay nakapag-invite ng 4 people, nag-avail sila ng titanium plan, and nagkaroon po ako ng titanium gift code package. Kaya po yun ang naging dahilan from starter, nag-level na po ako agad hanggang sa coordinator 1 star. So ako po ay coordinator 1 star na. Ano. So paano naman kung ano yung hicks ang kinuha? Like, 2 gold, 2 black, ay bibigay po ni CROWD1 sa atin ay yung pinakamababa. Ano, so black package po. So nawa, 2 white, 2 gold, white po makukuha natin. Ano po? Ayun. So, yun po, tanda natin. Kung halimbawa mix, yung 4 na yun, yung pinakamababang package po ang i-credit ni CROWD1. Another one is the active user pool. So yun, araw-araw ko lang mag-open ng dashboard mo, araw-araw ko mag-open ng account, araw-araw ko gumamit ng parang services, laro ka lang, meron ka agad 1 active user point. Eh kung yung 4 mo, no, maglaro din, mag-open din, magkaroon din ng activity sa dashboard mo, dahil sila tigigisa ng active user point. Para ito, mixer, itong cylinder na ito, mixer yan. Ako gumagamit ako ng mixer, yung 4 kong na-invite, gumamit din ng mixer. Automatic, magbabasa ng system yan. And yung 4 na yan, pupunta sa akin yung points nila. So automatic, meron akong 5 active user pool na point. Ano?
active user point. And yung point na yun, magagamit niya natin sa pag-redeem and pag-avail natin mga product and services. Imagine, nag-open ka lang, eh binibigyan ka pa ng kung ano-ano. Binibigyan ka pa ng kumbaga ay advantage pa rin para sa iyo. Nag-open ka lang ng dashboard, naglaro ka lang, binibigyan ka pa rin ni CROWD1 ng incentive, kumbaga. So, ikaw, gamit ka Mixter, 1 point. Kung apat mo yung invite, gumamit ka na Mixter, automatic, meron ka agad 5 points. Imagine, how generous the company is. Ano po? Ito. Sasabi natin binary. Ano? Sa ordinary or traditional MLM, alam ko ito lang po yung ginagamit nila. 1:1 ratio. Paano kapag ka sinabi natin 1:1 ratio? No, halimbawa, ikaw to, si user na invite mo, nilagay mo siya sa kaliwang side mo, nag-avail siya ng white package. Ang white package, nagkakatumbas yan ng 55 business points. Si Ana naman, nilagay mo sa kanan, white package din siya, so 55 business points. Pasok na po ito sa 1:1 ratio. Kikita ka na dito sa kanilang dalawa. E si user, nag-invite din ang isa under sa kanya, so nakapag-pabili siya ng white package na 55 business points, si Ana din ganun. So, 55 business points. So, nagpa-fall siya sa 1:1 ratio. Si Jose, kay Ana, tapos yung na-invite niyo sir, may match din kay na-invite ni Ana. So, paano yung gumagana? Okay. 55 business points, i-times mo sa dalawa, bibigyan ka ng 110 business points. I-divide mo siya sa 10. Bakit sa 10? Kasi ang isang euro, ay ang equivalent niya ay 10 business points. Kailangan natin i-divide yung business points sa 10 para makuha natin ang euro value niya. So, 110 divided 10 equals 11 euro. Ang flat rate po ng euro sa atin ay 60 pesos. So, automatic, meron ka agad 660 pesos sa 1:1 ratio. Dalawang invite mo, bibigyan ka ng 660 pesos. Malaga po yung rate na yan sa Batangas rate dito sa atin, sa Batangas. Sa isang araw, nasa 300 lang po yata. Invite ka lang, nag-share ka lang ng opportunity na pag-signin mo sila. 660 pesos automatic. No. Pero hindi mo muna natapos dyan. Ang sobrang ka-generous ni CROWD1 kasi meron tayong 1:2. Oh, diba? Lupet, grabe. 1:2. No? So ikaw, invite mo halimbawa si Ana dito sa kanan mo. Nag-white package din siya. Tapos meron ka ulit. Isa, na white package ulit, 55 business points. Tapos lagay mo siya sa kaliwa yung isa. White package din, 55 business points. Sa iba pong MLM company, itong na-invite ni Ana, hindi na siya, kumbaga hindi siya gagalaw kasi wala siyang kapartner sa kabila. Pero kay CROWD1, iba po. Kasi meron tayong 1:2 ratio. Ano? Tatlo yan, 1:2, no? Tatlo, 1, tapos 1, 2. So magmamatch po yan, magbabinary po yan. Kikita ka dyan, sa tatlong yan. So 55 times 3, 165 business points, divide mo siya sa 10. Bibigyan ka ng 16.50 euro times yung sa 6,990 pesos. Tatlong tao, na-sharean mo na ng business opportunity, naging open ang mind nila para tignan at tanggapin si CROWD1. And in return, binigyan ka ni CROWD1 ng 990 pesos. In a day. Pwede po in a day. Kasi magkapag-invite ka ng tatlo, ma-open mo yung opportunity, bibigyan ka ng 990 pesos. Hindi po tapos. Meron pa tayong 1:3. Ano? 1:3. Yan. So, yung tatlo, lagay mo sa kanan. Yung isa, lagay mo sa kaliwa. Ito, pinaka-maximize po na binary method na natin. Ang 1:3. No? Lahat yan po, example natin, pinaka-minimum na pwede natin makuha sa white package. Lahat po yan ay 55 business points. Types mo sa 4, 220 business points kagad yun. Divide mo sa 10, meron kang 22 euro times 60 pesos, 1,320. So since naka-apat ka, na-hit mo yung fear of loss sa 6,600, nasa'yo na yun, makukuha mo yun kasi naka-apat ka, within 2 weeks, plus meron ka pang additional 1,320. Ano po? So yun po ang kagandahan sa 1:3 ratio. So ang technique po dyan, kung halimbawa talaga dito, ikaw, na-invite mo yung nasa pinakakanan mo, talagang trinabaho niya, marami siyang taong nailagay dun sa kanan, marami siyang na-invite, so lahat yan na mapapalagay sa kanang bahagi mo, meron dito sa isa kahit hindi siya gumalaw, okay lang, kikita pa rin dyan, kasi malaki yung points mo doon sa kanan,
So lahat ng mga additional members mo ngayon, additional affiliates mo na mapapaligay dito sa kaliwa, automatic lahat yan, marami ka dito sa kanan, mag-1:3 binary. So nakamaximize yung income mo doon. Kasi automatic magpo-fall siya sa 1:3 since marami kang points dito sa kanan. Ano? So ganoon po at tinatrabaho ang business natin. Share ka lang ng share ng business opportunity na to. Kumbaga, hindi ka naman talaga mahihirapan eh. Kasi company speaks for itself. As yung company na nagmamarket sa sarili niya, kasi kung meron ka kaganda, hindi natin kailangan ng mga matatamis sa salita, matatamis sa pangako. Yung company, pag narinig nila yung business presentation, kung gaano kaganda yung vision ng company, kung gaano kaganda yung business plan niya, na adaptive sa 21st century, eh, talagang kikitain mo talaga yung kinikita ng ating mga grand applicant. Ano. So magtiwala ka lang, trabahohin mo na maayos yung negosyo, and I'm sure, boom na boom. Grabe yan. Malupit, malupit si CROWD1. So ito po yung parang pinaka-breakdown, no? Pinaka-breakdown lang ng mga kikitain natin depende sa parish po na i-away ng ating mga successful members. So kung why, bibigyan ka ng 22 euro mga times 60, meron kang 1,320. Kung black parish po, 60 euro naman yan, times mo sa 60, 3,600 ka agad. Kung gold package, 160 euro yan kasi meron kong 1,600 business points. Times mo ulit sa 60, 9,600 pesos. And kung titanium yung pinaka, ano natin, pinaka, mga ultimatum. 500 euro po yan, automatic. 60 pesos po, 30,000 pesos po agad yung pwede mong kitaan. So, ang kitaan po dito kay CROWD1 ay unlimited. Ano? The income is endless. Depende na lang kung paano mo talaga tatrabahuhin yung negosyo mo. Kasi sa'yo naman yan. Yung negosyo mo naman yan. Hindi mo yan pwedeng iasa doon sa mga upline mo. Kasi in the first place, ikaw ang nagmamanage ng negosyo mo. Ikaw ang magsishare ng negosyo. Kaya napaka-importante po na araw-araw tayo mag-attend ng webinar. Araw-araw nating aralin yung negosyo. Para if in case na sa araw-araw natin, meron tayong mamimit na ibang tao, eh, madali natin may share yung business opportunity. Kumbaga, hindi na natin kailangan laging kulbitin si upline na paano gagawin, paano presentation, kasi hindi mo alam. So, importante, attend tayo na lagi ng webinar kasi libre naman yan. Ano? Wala mang bayad. Eh, bakit hindi mo pa attendan? Ano po? Ayan. Alright. So, adjustments on BP. Adjustment of BP on products. So, ito, hindi ko na po siya masyado i-discuss. Ang babasahin ko na lang po sa inyo is yung, ano na lang po, yung bagong business point system. Now, sa white, meron tayo 55. Sa black, 150. Sa gold, 400. Titanium, 1,250. And sa titanium pro, 2,000 business points. So, paglaki ulit ng package, paglaki din ng business points na makukuha natin. So, relatively related po talaga silang dalawa. Yung package and the business points. Round booster promotion. Alright. So, kung white, meron kang 71.5. Kung black, 195. Gold 520, titanium 1625, and titanium pro 2600. And ongoing po ang rank booster promotion natin until December 31, we will get 30% extra bonus for rank on all sales. So this is the time na hatawin natin yung negosyo natin kasi merong 30% extra bonus points. So kumbaga, mas mapapabilis ang pag-rank up natin, trabahuin lang po natin ang maayos ang negosyo. So, mabilis na rank up, mabilis tayong kikita, mabilis natin ma-attain ang time and financial freedom na inaasam natin lahat. Ano mo? So, trabaho na po natin talaga na maayos. Ito. Matching bonus. Ano may matching bonus? No? Matching bonus consisting of 5 levels. Okay. So, kapag ka level 1 ka, dapat naka-white parish ka dito. Kapag ka meron kang direct na 5 direct sponsors, sa level 1, meron kang 10% sa lahat ng kinikita nila. Ano, so, di ba, gusto ko na natin, Firoflos, meron kang 4, dagdagan mo lang ng isa, pasok ka sa level 1, meron kang 10% sa lahat ng kinikita nila sa level 1. Level 2 and 3, dapat po dito, black package ka. So, kung halimbawa, nagkaroon ka ng 10 direct sponsors, meron kang 10% sa level 2, meron kang 10% sa level 1. So, meron kang share dun sa level na yun, level 2. And sa level 3, same as black package din siya, kung meron kang 15 direct sponsors, so from level 1 to 3, ikita ka din ng 10%.
Ano, so level 4, dapat gold ka po dito. And kung meron ka namang 20 direct invites, level 1 to 4, 50-10% ang kikitain mo sa kanila. Pero kung kumikita sila ng million, edi meron kang 10% sa million nila. Ganun lang po, imagine. No? Kahit hindi mo nakilala yung mga downline mo kasi na-invite lang nila, so dito kasi sa level 4 and 5, most likely hindi na natin kilala yung mga tao na nandiyan. But still, pinagkakakitaan pa rin natin sila kasi sa sipag din naman natin. Ano? Sa sipag din natin turuan yung mga nasa sa baba natin kasi gusto din natin maakay sila pataas. Kung nasa san tayo ngayon, syempre, aakayin din natin sila pataas para marating din nila yung level na doon sa pinakataas. So, level 5, titanium na po ito. Ano? Kapag ka titanium at meron kang 25 direct invite, ikaw ay qualified na kumita ng 10% level 1 to level 5. Kaya importante po talaga na nag-upgrade po tayo ng package. Kasi kung halimbawa magaling kang mag-invite, talaga magaling kang mag-share ng business, meron kang invite na 25% pero ikaw ay white package. So dun ka lang po sa level 1, kikita ng 10%. Hindi mo mama-maximize. So ang bottom line po dito, as pagtagal-tagal mo dito sa business, mas maganda po na nag-upgrade tayo ng package. At ang upgrading po ng package ay pwede po through business points. Kahit hindi po tayo mag-out ng pera, basta meron po tayo malaking business points, pwede po tayo mag-upgrade. Yun po isang kagandahang bagay po ng CROWD1. So be active in your account and earn loyalty points. So yan, ito po libre na po itong binibigay ni CROWD1. Ano ba yung loyalty points? Araw-araw po kailangan natin ino-open ang dashboard, i-claim po natin yung loyalty points. Kada araw po binibigyan tayo ng 1 loyalty point. Ano? So paano ko ba gagamitin yung loyalty point? Ang loyalty point po hindi po siya convertible to true money. Tandaan po natin, loyalty point hindi siya convertible into true money. But pwede po natin gamitin yan pag redeem ng product and services. For example, may gustong bumili ng mixer sa'yo, na account, bibili ng mixer sa'yo. So, pwede pong gamitin natin yung loyalty points pang redeem ng mixer subscription. So, ganun po siya nag-work. Ganun po nag-work ang loyalty points. Same lang din po yan ng mga loyalty points ng mga pure gold. Hindi naman siya convertible to cash, pero pwede mo siyang magamit sa product and services niya. Long-term residual income. Alright. So, ang sa madaling sabi, ito na po yung sinasabi ng ating mga apply na pension. Okay, tandaan po, pension. Every 15th of the month po ito nare-receive. No? So, meron po tayong mga rank kay CROWD1. From team leader all the way to ambassador. Team leader, meron tayong 1 to 3, coordinator 1 to 3, manager 1 to 3, directors 1 to 3, president 1 to 3, senior president 1 to 3, and ambassadors 1 to 3. So, ito pong nasa pinaka-right most part ng ating column. Ito po yung required na binary points para po tayo mag-level up. Halimbawa, na-reach natin yung 500 binary points, automatic, team leader 1 tayo. Kung 1,000 binary points, team leader 2, and so on, so forth. Tanong, kikita na ba ako pagka team leader ako? Kikita ka na, pero hindi ganun ka-remarkable ang kita. Kumbaga ay bariya-bariya. Eh bakit bariya-bariya? Million-million kanya kinakot ni CROWD1, bakit bariya-bariya ang bibigay sa rank? Kasi po, ang team leader, since nga mababa lang yung point requirement niya, madali po yung na-attain ng ating mga co-affiliates worldwide. Pagpalagay po na ang team leader 1 ay 20, mga 10 million, eh kung meron pong kita sa pool na ito na halimbawa million din, eh 10 million po ang maghati-hati. Ano? So, ganun po sa coordinator, basta rank goes higher, palaki po ng palaki yung nire-require na binary points, and dun po, paunti na paunti yung mga tao naghahati-hati. I believe po kapag sa ambassador, apat lang ang naghahati-hati worldwide. So, apat pa lang po yung maghahati-hati dun sa residual income na ibibigay ni CROWD1. So, pagpalagi po na 30 million halimbawa, divide mo sa apat, pag ambassador ka na buhay ka na. Ano? Yan po ang pension na tinatawag dito kay CROWD1. Kasi, pag na-reach po nila yung ambassador, mula dito sa pool 21 all the way to sa pool 1, meron po silang kita dyan. So, yun po. Yun po pinaka-principle niya.
pagtaas po ng rank mo kay Crowd1, paglaki po nakikitain mo. And goal ko po this year bago matapos is sana i-reach natin yung manager level. Kumbaga dapat nagsaset tayo ng goals. Kung ano yung gusto natin marating, magset tayo ng timeline. Kasi doon tayo ma-force, doon tayo ma-motivate na gawin natin na maayos yung trabaho para ma-reach natin yung goal na yon sa set na sa sinet nating timeline. So ito po yung director level po natin dito. Yung nga po nabanggit ko kanina si Coach Riza, yung personal po namin nakilala. No? Director 1 po siya, nag-wrap up ng director 2 star and I think nag-earn po ng most likely 60,000 every 15. Yun po yung pension pa lang, wala pa po yung ibang means of income niya na nakapado po doon sa ating compensation plan. So si Crowd1 po, hindi lang isa ang kanyang means of income. Marami po. No? Marami. So ito po yung pinaka, kumbaga pinakaabangan. No? Since nag-rank up tayo, nagtatrabaho tayo ng maayos, eh dapat naman ako compensate din yung ating hard work. So director 2 star, 60,000 po I think. So yung mga president po natin dyan, nag-earn na ng million po every 15th of the month. Wala po yung palya. Hindi lumilipas ang 15 na hindi po pumapasok sa account nila. Proven po yun. Nakita ko po yun sa account po natin kung director. Payment methods po natin. So, gumagamit po yung Bitcoin and Ethereum and pwede po ng bank transfer. Top education. Kung marami naman po tayong gusto pang malaman kay company or mga training sa seminar po kay like Peter Jacobson, meron po tayong schedule niyan every 2 p.m. sa Central European Time po every Sunday. Alright, pero sa hard work, hindi naman pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho. No? Sa company po, inibibigay din ng mga incentive, cruises, and duck fees. And in fact po, ay meron na tayong mga nakaschedule na cruises. Ikutin po ang Mediterranean Sea in 7 days. All expense paid po by the company. So sagot po ni Crowd1 lahat ng cruise na yan. So deserve po yan ating mga director. I think doon po mag-start yung incentive and cruise na yan. So, i-attain po natin yung lahat para po makasakay tayo ng cruise. Kung maikot natin ang buong Mediterranean Sea. 7 days, all expense paid. Wow. Grabe. Malupit si Crowd1. So, paano ba tayo magsisimula? No? Paano ba magsisimula? How do I get started? First, know your why. Bakit ka ba nagtatrabaho ng ano? Bakit ka ba nagtatrabaho ng matindi? At ano ba yung magiging makukuha mo sa hard work mo? Bakit mo ba gustong umundan sa buhay? Ano? Kaya dapat meron kang umaga pinaghuhugutan. Kasi hindi ba pwede gusto mo lang yumaman? Bakit? Wala lang. Gusto ko lang. Dapat meron kang ano, meron kang rason. Meron kang laging ito yung kumbaga yung sabi nga ng Nescafe, bakit ka bakit ka bumabang? Para kanino ka bumabangon? Yun pala. Yung sabi ni Nescafe, para kanino ka bumabangon? So dapat meron ka ding sagot diyan. Bakit mo ba 'to gagawin? No, pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa pamilya. Dapat pag tinanong ka yan, dapat meron kang isasagot. Ano? So kapag ka na-determine mo na yung know your why, kailangan mo nang mag-decide. Kailan mo ba uumpisahan si Crowd1? Ngayon? Or bukas? Or next month? Next year? Kailan? Dapat meron kang fixed timeline kung kailan mo gusto umpisahan. Ano? Then choose your package and activate your account. Yun. Yung mga package na white, black, gold, titanium. Eh kung meron ka namang ganito, pero titanium na. Pero kung talaga nag-umpisa pa lang, syempre nag-umpisa pa lang naman tayo, sa white na tayo kasi level up naman tayo sa black package. Yun, kung nakapag-avail ka na ng package mo, make your prospect list. Yan, para meron kang isang notebook, lista ka, 100 names. Pero dapat handa ka sa rejections. Ano? So, sa 100 na yun, siguro isa, dalawa, makukuha mo. 98? No. Okay lang yun. No? So, parte talaga ng life ang rejections. Gamitin mo lang yung kumbaga pinaka-fuel para magpatuloy at hindi para tumigil. Kasi talagang parte yan ang buhay. Hindi naman lahat napi-please mo. So, dapat ready ka doon. Dapat meron kang kumbaga, lakas na loob din at tanggapin na hindi lahat na makukuha mo
ay mag, hindi lahat na malilista mo, hindi lahat ng iniisip mo mag-yes sa'yo, ay mag-yes sa'yo. Ano, kumbaga normal na na introduce mo siya sa family mo, pero hindi muna yan sila, kumbaga, mag-yes sa'yo. So, sinasabi, yung iba nakukuha ang mga successful members nila sa cold market. Ano ba yung cold market? Cold market yung grupo ng people na strangers sa'yo. No. Yung mga taong inaakala mo na hindi kukuha ng package, pero sila pa yung kukuha kasi pinakinggan nila yung business opportunity. So yun, pinaka-bottom line doon, huwag masyadong damdamin yung rejections and move on. Kumaga, nag-no siya, okay, move on, dun tayo sa sunod. Kasi sabi ko, attend trainings offered by the company and your leaders via Zoom or Messenger. No, libre naman po ang training. Wala naman pong bayad. Ang naririnig ko nga po dun sa iba, pupunta pa yung iba dati sa Maynila para makinig ng training sa MLM and nagbabayad pa po sila. Umuwi sila madaling araw na. E ngayon po, inilalatag na sa ating lahat. Nasa bahay tayo, hawak natin yung cellphone, connect ka lang online, meron ka ng free training and may na-offer ng kumpanya sa'yo. Bakit hindi mo pa kukuhanin? Libre na nga, hindi mo pa kukuhanin. Para sa'yo din naman yun kasi magagamit mo yung lahat ng learnings mo dito kapag ka naging member ka na, naging business, full-time businessman ka kay CROWD1. Set your goals. Yung sabi ko kanina, dapat meron tayong goals. Ginagawa mo to, hindi dahil gusto mo lang. Bakit mo to ginagawa? Hindi dahil para sa sarili mo lang. Ano ba yung dapat mong, kumbaga, at this point in time, ano ka na ba dapat? Dapat meron kang timeline for growth. No? Dapat meron kang timeline kung kailan mo gustong maging successful. Then plan to action. Siyempre, hindi ka lang naman pwedeng set your goals. Sulat mo sa papel. Set your goals. Bukas titingnan mo lang siyang ganyan. Sa sunod na araw, titingnan mo lang ulit. Hindi ganun. Hindi siya, kumbaga hindi yan mag-work. No? Hindi yan gaya ng pag tinanim mo yung buto sa lupa, eh, hahayaan mo na lang mamunga. Siyempre, didilagan mo pa rin yan. Kaya, kailangan meron kang kakibat na action. And, syempre, along the way, hindi yan 100% perfect. No? Hindi yan 100% level 1 to 100 swift na 100% success. No, kailangan meron kang pagdaan din ng mga obstacles dyan. And, ang advice doon is review your actions. Pero, ang maganda dun kasi, meron tayong mga grand upline na nauna sa atin. Meron na-experience nila yung mga hindi, kumbaga hindi effective way ng pagpapatakbo ng negosyo. And since nga nakakausap natin sila, kahit na nandun na sila sa mataas na level, talagang nilalatag na sa ating lahat para maintindihan natin at magawa na natin ng tama ang negosyo. Ang sinasabi nga nila is duplication. No? Nagawa nila ng mali, okay, drop it. Nagawa nila ng tama, okay, copy. Ang may sinasabi nga diyan, saka ang sabi nga sa akin nung one-on-one kami nila, Coach Lee, no? So, ang sabi niya, I do, you watch. Okay, I do, you watch. That's the first. Then, I do, you do. And the third is, you do, I watch. No? So, attend ka lang ng training. Attend ka lang ng training. Kasi bago pa tayo, hindi pa natin alam lahat. Okay. Ngayon, pwedeng, as the time goes by, sabay niyong gawin. Ni trainer niya, apply, and ikaw, sabay mong gawin. And, syempre, tumatagal ka na sa pagpapatakbo ng negosyo, dapat marunong ka na din kung paano mapapatakbohin yung sarili mong negosyo. Kaya, ang sinasabi, you do, I watch. So, ikaw gagawa, sila naman ang manonood, no? Kung nagagawa mo ng tama yung business mo. Okay. So, sana po yung malinaw, no? Type 1 po tayo kung naiintindihan po yung flow, yung discussion po natin, kung malinaw po, no? And we are open to answer questions at the end of this presentation. Ano po? Thank you. Okay. So, ito na po yung mga proof, no? Na talagang nag-success ang mga tao ito sa CROWD1. Kasi tinanggap nila at talagang ginamit nila lahat ng means nila, inaral nila ng maayos ang negosyo, and ito na po yung fruit, kumbaga, ng kanilang hard work. No, si Director Eddie Onya po yan, yung 01 natin po sa Team Europe International. Director 3-star Danilo Elica de los Reyes. And si Ma'am Mena, manager po 3-star yan. Lahat po sila ay OFW. So imagine, OFW, busy sa trabaho, but still, they manage to excel on CROWD1 and able to get director level. So kung nagawa po nila, eh, syempre magagawa din po natin. So pare-pareho lang naman po tayo ang tao dyan.
Sure po, hindi rin po nila yan naintindihan noong una, pero sabi ko nga po, nasa right mindset po yan. No? Kung isa sa puso natin, isa sa isip yung negosyo, ay magagawa po natin yan lahat. Kasi ang goal naman po natin lahat dito, ay makarating po tayong lahat doon sa taas. Ano? So, our very own po yan, ang first star achiever ng Team Victorious, shoutout po kay Coach Lee, ang tatay ng Team Victorious yan, manager 2-star na rin. Si ito po, binabanggit ko kanina, very humble director 2-star na rin po ngayon, si Ma'am Riza, Afina, si Pastora Marites de Chavez po yan, mga director and manager level na din po sila. And again, right mindset po ang pinairan nila and yung dedication para gawin ng maayos ang negosyo. So marami pa po, marami pa pong proof ng mga nag-success story po dito kay CROWD1. No? So merong mga pulis na nag-resign dahil sa digital business, si Ma'am Nora Nganoy, success story, President 2-star na po, and also kay late Pastor Oliver Galan po na President 3-star na nag-going to ambassador. No? So lahat po sila earning millions po, no? Si Sir Aurelio, si Ma'am, ito po, OFW din for 7 years na domestic helper po sa abroad, si Coach Ronnie Barrientos sa President 1-star, I believe, millennial na lang din po siya, 26 or 27 years old po, kung hindi ako nagkakamali. All of them, they have the same mindset po, no? Na trabahuhin ang negosyo and in time, re-rewardan ka nito. Ano po, right mindset lang po talaga. Right mindset. Yan. Hindi lang po sa Pinas. Kilala. Si CROWD1 nga po ay known globally, no? Sa Kenya. Kilala po natin, Kenya. Mahirap na bansa, basta tinanggap po ng maraming tao sa Kenya si CROWD1. And ito po isa sa patunay na umasenso po ang buhay nila dahil kay CROWD1. Dahil ginawa nila ng maayos ang negosyo nila. Okay po. Ito. Hanggang saan dadating ang 109 euro po noon or 6,600 natin yan. Itong bahay na ito, napuntahan po namin ito last time na nagkita-kita po kami kay Coach Rhea po ito, Director 3-star po. In 3 months time, they were able to purchase this house po na worth 3.5 or 3.9M. Imagine po, 6,600 puhunan in 3 months, nakabili ng bahay. Also, meron din silang 1,000 square meter land. Nabili yung brand new Toyota Fortuner 2021 model and farmland sa Kalahari. So, ito lang po yung ilan sa mga success story po na idulot ni CROWD1 sa kanila, no? So, traces of life. We have chances, choices, and changes. You must take a chance to make a choice and change your life. Chances, so baka po kasi tonight na yon, no? Sabi ko nga po kanina, bago mag-umpisa ang presentation natin, pwedeng nasa iba kayong business presentation, pwedeng natutulog lang kayo or kung ano nung ginagawa niyo po. Pero doon sa ating mga guests, nabigyan kayo ng chance po para marinig yung online presentation natin. Sabi ko nga po, hindi kami narito para i-convince kayo na sumali kayo, kikita kayo agad-agad. Hindi po. So, sa amin po is, sinishare namin yung business opportunity, hoping na sana makita nyo rin po yung vision namin, kung gaano po kaganda yung business platform ni kumpanya, and kung paano po magiging posible na mapagbago nito yung buhay po natin pare-pareho. No? So, now we have the chance, the choice is yours po. No? Pwede nyo po siyang gawin, pwede nyo po siya ulit, pwede po ulit kit manood ng webinar, pwede nyo po siyang i-disregard. So, nasa sa inyo po yon. It's your choice. And, syempre po, yung choice nyo po is mag-correlate po or para makaka-apekto doon sa pagbabago na kung ano meron po ngayon sa buhay nyo. Kung pinili nyo po na mag-join kay CROWD1, trabuhin ang negosyo, aralin talaga, eh, posible po talaga na magbago po yung buhay natin. Pero kung wala po tayong gagawin, eh, huwag po tayong i-expect na magbabago din po yung estado po ng buhay po natin sa ngayon. Ano po? Ngayon po, kapag may ginawa lang tayo kasi, kapag nag-step a little bit higher po tayo, umakyat tayo ng one step higher, dun po may chance na magbago po ang buhay natin. Ano? Ito po, personally, naniniwala po ko na everything begins inside your mind. With the right mindset, you will succeed. Yun, lagi ko po sinasabi, right mindset, bakit? Kasi naisip ko po, yes po, yun lang, mag-iwan lang po ako kasi ng message, no? Kasi pinapaniwala ko kasi talaga yung right mindset. Ito lang po yung gusto kong i-share. Right mindset, talaga pong nagmamatter yan. Kasi imagine nyo po, napunta ka ng restaurant dito sa Pinas, sino may-ari Korean.
Punta ng hardware, sino may-ari, Taiwanese, Chinese. Bakit sila nandito sa Pinas? Kasi nagbe-negosyo. Ang mga empleyado nila, Pinoy. Imagine, nasa Pilipinas ka, Pinoy ka, pero ikaw ang naninilbihan, nangangamuhan sa mga foreigner. Bakit? Kasi bata pa lang po tayo kasi, ang mindset natin ay itinuon sa mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Pagkakaiba ng sa Chinese, anak, aral ka mabuti, aral ka tungkol negosyo, ikaw patakbohan dito. No? So, yung pagkakaiba, Pinoy, aral ka ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Chinese, darat ka na mabuti, kuha ka business course, patakbo mo ang negosyo. Imagine. Kaya tignan niyo po yung difference niya. Yet, naniniwala ko kasi ang business, meron din business potential sa Pinas. Kasi nandito nga po sila, lumilipat sila punta dito sa Pilipinas, nagtatayo sila ng mga construction supplies, hardware, resort, no, restaurants. Kasi nakikita nila yung advantage ng Pinas para nagbo-boom pa rin ang negosyo. Pero kasi pag hindi natin binago yung mindset natin mga Pinoy na magdarat ang mabuti para makapag-attended ng trabaho, ulit-ulit lang po yan. Ngayon, kung maganda, may instill natin sa isipan ng mga new generation. Mag-aral tayo mabuti, mag-focus ka sa negosyo. Paano gagawin yan? Marami po tayong means. Marami tayong business school na pwedeng pasukan. Mas maganda po yun, no? Kasi nandito na tayo sa Pinas. Siyempre, marami sa atin ay pamilya ng OFW, no? Ang sarap po isipin na wala nang Pinoy na alis para na magtrabaho sa ibang bansa, mga muhan sa mga foreigner. No, kasi kung pagtutunan natin ang negosyo, hindi dito yan eh. Hindi dito, proven na. Kasi marami nga mga foreigner ang pupunta sa Pilipinas para magnegosyo. Bakit hindi natin take advantage? Nandito tayo, Pinoy tayo, tayo ang citizen ng Pilipinas, bakit hindi tayo magputap ng negosyo? Sila pumunta dito para sila ang maging staff ng Pinoy. No, yun lang po sir, yun lang po Coach Lee, Coach Trixie. No, nag-share lang po ako ng kumbaga, pang open mind na kapag binago natin yung mindset natin, ay talaga magbabago rin yung buhay po natin. Thank you po, maraming salamat. Ayan, thank you po kay Coach Stan sa napakagandang presentation. So, di ba po pag tayo magaling yung speaker, nagtitake down notes tayo. So, ako po, mayroon din akong notes dito. So, ano po ba yung mga na-take note natin sa presentation ni Coach Stan? So, first, time and financial freedom. Second, set goals. Third, set timeline. Then, importante po talaga is bakit mo gagawin? Bakit mo gagawin ang negosyo or opportunity na ino-offer sa'yo? Then, yung last na sinabi niya po is yung sa right mindset. So, I believe din po na sa tamang mindset po talaga yan ginagawa. Kasi madami po tayo ngayon sa ganitong negosyo ang sarado na. Pagdating sa mga LMM company or sa mga tinatawag nating networking, lagi po nilang sinasabi na, ay, ayoko niyan. Ayokong gawin yan. Kasi, kontento na sa sinusweldo o kontento na sa buhay dahil siguro, nakakakain na sila ng 3 beses sa isang araw, nakukuha nila yung gusto nila kahit papano, pero nandun pa rin naman yung nagawa mo na ba yung mga pangarap mo? Or, nakamit mo na ba yung mga gusto mo pang marating? Kasi ako po, bilang estudyante, same po kay Coach Stan, part-time ko lang din po itong si CROWD1. So, kung matanungin niyo po ang estudyante at o-offeran niyo ng ganitong business, anong sasabihin sa inyo? Wala akong pera. Second, busy ako sa pag-aaral. Third, hindi ako pinayagan ng magulang. So, para sa akin po, ang una is yung walang pera. Totoo naman, ang estudyante walang pera. San nahingi? Sa magulang. Then, second is busy ako. Sa kagaya ko po na isang medical course, ang busy, sobrang busy po talaga. And natutuwa naman po ako na nagagawa ko po yung ganitong business at the same time nakakapag-aral din po ako. Hindi po natin syempre pinababayaan yan. Kasi po, alam natin sa magulang natin na tama po si Coach Stan, ang turo ng mga magulang natin mag-aral ng mabuti.
Kasi minsan, ang sinasabi nila, wala silang maiipamanong iba, kundi ang pag-aaral. Tama po yun. Hindi ko po yun, hindi po kagaling sa sinasabi ng magulang. Pero bilang anak, ang masasabi ko po is, importante po na meron kayong idinadagdag or meron po kayong pina-part-time para makatulong sa magulang. So, bilang isang anak, bilang siguro isang may bahay or asawa, siguro mabuti pong may ginagawa tayong kakaiba sa buhay natin. And habang tumatagal po ang panahon, tumatanda tayo, hindi naman po tayo sa palakas, di ba? Sa pahina po tayo eh. Huwag na nating i-deny ang fact na taon-taon nadadagdagan ang edad natin. Pero ang tanong ko sa inyo, nadadagdagan ba ang income nyo? May nababago ba sa buhay nyo? Wala. Pero ang mga gastusin dumadagdag. Dumadagdag ang kuryente, tubig, lalo ngayon ang internet. Pa-upgrade na pa-upgrade ang internet kasi pag mababa ang kinuha mo, naglalag ka. Diba? Sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-online class dyan. So, itong opportunity na ino-offer sa'yo ni CROWD1 is isa sa siguro sa napapanahon. Dahil nandyan yung mga iba't ibang platform na ngayon na uso and ngayon nag-trending. Na before, kung i-offer mo sa kanila, hindi nila yung tatanggapin and close-minded sila. Pero now, ngayon, sumasabay sa pag-upgrade ng technology, magagamit natin ang ganitong business. And huwag na po tayong ma-pride. Huwag na din tayong hiya. Kasi, hindi naman po sila ang sasagot ng mga bills natin. Hindi sila ang sasagot ng pangangailangan natin. So, bakit natin papakialaman ang sinasa... Or bakit natin hahayaan na diktahan tayo ng ibang tao? So, tama po si Coach Tan. Decision nyo ang business na to. And kung gusto nyo may mabago, nandyan si CROWD1 para tulungan kayo. So, nag-share na din po ako ng kaunti. So, I hope na sana na-inspired po kayo bilang isang estudyante na ginagawa ang ganitong klaseng negosyo. And I hope na kung first time niyo po makarinig ng ganito at hindi niyo po siya naintindihan, siguro po, umattend pa po kayo. Bigyan niyo pa po ng chance si CROWD1. Kasi tama po sinabi ni Coach Stan, noong una ko din po itong narinig, hindi ko din po naintindihan, to be honest. Nandyan yung lagi po silang grabe-grabe ni Coach Lee. Nandyan din po yung impossible is nothing, yung mga remarkable na sinasabi nila, and yung mga traditional na sinasabi pag isang networking, yung makukuha mo ang pangarap mo. Diba? Kahit ano namang negosyo ang i-offer sa'yo eh. Makukuha at makukuha mo yung pangarap mo. Pero ito lang yung masasabi ko sa inyo. Dapat sa sarili nyo, decided kayo. And dapat may right mindset din kayo. So,